Hello mga bata! Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang cross-hatching technique at contortion chain technique. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Okay, ngayon mga bata, tayo ay bubuhit muna ng isang banga. Ito ang ating gagamitin sa ating cross-hatching. Ayan. So ngayon, simulan natin ang paggamit ng cross-hatching. So sa cross-hatching technique, ito ay ginagamitan ng iba't ibang linya. Pwede tayong gumamit ng pahalang. Kung napapansin ninyo, ako ngayon ay gumagamit ng pahalang na linya. At hindi siya masyadong dikit-dikit. Ayan. Ngayon naman, gagamit tayo ng linyang pahiga. Ayan. So, mayroon na tayong pahalang at pahigang linya. Ngayon naman, patayong linya. So, dito sa bandang to, yung ating mga linya ay medyo nagkakadikit-dikit. So, kasi kailangan, meron tayong makita yung dark side nung side na to. So, medyo madilim. Dito naman, medyo maaliwalas. So, dadamihan na lang natin yung ating mga linya sa side na to. So, gagamit tayo ng patayo. Ayan. Pahiga ulit. Ayan. Kung napapansin ninyo, mas nakikita yung mga linya. Kaya tinawag siyang cross-hatching. Ayan, kasi yung mga linya natin ay meron pa tayo, pahalang at pahiga. So, kung napapansin ninyo, sa side na to ay medyo maaliwalas o maliwanag. Sa side naman na to ay medyo madilim. Ayan, malapit na tayong matapos. Ayan. So, tatapusin ko na lang. So, medyo i-highlight natin, no? Or kapalan natin ng konti yung mga gilid. Para mas lalong kita yung ating banga. Ayan. So, dito sa anino, pwede din tayong gumamit ng cross-hatching. So, gumamit ako ngayon ng linyang nakahiga. Okay, ngayon, pahalang. Tapos, natayo. Ayan. O, diba? So, napakadali lang magsagawa ng cross-hatching. Basta gamitin lang natin yung iba't ibang linya. Ayan. So, yan ang cross-hatching. So, ngayon naman, tayo ay magsagawa ng contour shading. Okay? So, ako ay guguhit ulit ng isang banga. Ayan. So, dito naman sa contour shading, ang gagamitin natin ay mga linya din. Pero, unlike sa contour cross-hatching na may na mas kita yung mga linya. So, dito ay dapat pino. Okay? Dapat pino yung ating pag-shade. Ayan. So, sinusundan lang natin yung hugis ng banga. Ayan. Para mas lalo magkaroon ng buhay.
Yan. So, kung napapansin ninyo, katulad ng contour shading sa side na to, since may three-dimensional effect tayo, sa side na to ay medyo madilim. Ayan. So, ang gagawin natin, habang papakyat, ito ay magiging maaliwalas, kaunti. Ayan. So, kung napapansin ninyo, ako'y gumamit ng mapipinong mga linya. Ayan. Ayan. So, pwede din tayong gumamit ng patayo. Basta, siguraduhin na mapino, okay? Yung mga linyang ginamit. So, pataka tayo. Medyo, ano na dito? Ayan. Hindi na masyadong kita yung mga linya. So, nagkakaroon na tayo ng three-dimensional effect. No? Ayan. So, pake tayo ng konti hanggang mawala na yung mga linya. Ayan, hanggang hindi na makita. Ayan. Ayan. So, kung nakikita ninyo, ako'y gumamit dito ng pahiga na linya, pero hindi masyadong kita. Compare doon kanina sa cross-hatching, nakita talaga yung mga linyang ginamit. So, dito, kailangan mapino. Ayan. So, lumalabas na yung pagiging 3D effect ng ating banga. O, diba? Para na siya naging totoo. Ayan. So, ngayon, gagawa tayo ng kanyang anino. Ayan. Kunwari, nandito yung light, ng source of light, kaya nandito yung anino natin. Ayan. So, susundan lang natin yung anino ng banga. Ayan. So, dito na side, sa bandang ibaba, ay kailangan medyo mas madilim. Ayan. Habang papalayo, medyo maaliwalas o maliwanag na yung ating shade. Pag-shade. Ayan. O, diba? So, yan ang contour shading. Ngayon naman, ay ipagsamahin natin yung cross-hatching at saka contour shading. Ayan. So, depende sa inyo kung anong unahin ninyo. Pwedeng contour shading, pwedeng cross-hatching. So, yung ginagawa ko ngayon ay contour shading. Ayan. So, isi-shade ko muna lahat ng sides ng ating banga. Ayan, para lumitaw yung kanyang hugis. Ayan. So, ngayon, pwede na akong gumamit ng cross-hatching. So, magamitin ng cross-hatching. So, paha lang na dikit-dikit na linya. So, dito naman ay hindi masyadong dikit na mga linya. Ayan. Tapos, gamit ako ng pahigang linya. Ayan. Okay. Tapos, patayong linya. Okay. Ayan. So, pahalang na sa contour shading. Okay, cross-hatching naman ulit tayo. Patayong linya. So, ditong side na to, medyo i-dark natin, ha?
Medyo may medyo madilim yung side na to. Ayan. So contour shading ako ngayon. Ayan. So gamit tayo dito sa side na to ng Versace naman. Ayan. So patayo. O diba mabilis lang? Patay yung linya. O, dito mag-shade tayo ng konti. Konti lang. Tapos gagamit ako ng pa-higa na linya. Ayan. Ayan. So contour shading. Ulit tayo. Tapos dito, cross-hatching naman. Ayan, malapit na matapos. Kung napapansin ninyo, so halos lahat ng side ay ginamitan ko ng shading, okay? Or contour shading. Para mas kita, okay, yung hugis ng ating banga. Ayan. Para mas lalong lumitaw. So sa side na to, halos cross-hatching yung ating ginamit. Diba? Okay, gagamit ako ng cross contour shading dito. Na may halong cross hatching, okay? Dito lang na side. Tapos shade ko na yung sa dulo. Okay? Kung napapansin niyo, meron tayong dito madilim, no? At dito naman ay maliwanag. Ayan. So, halos yung lumalabas dito sa ating anino ay cross-hatching, no? Kasi kitang-kita yung higang linya. Kung gusto niyo yung mas kita yung contour shading, damihan niyo lang ng pag-shade, tapos kapalan, at kailangan pino yung pag-shade natin. Okay? Ayan. So, sa tingin niyo anong mas magandang gamitin? Contour shading ba or cross-hatching? Yung ating ginawa kanina. So, ito yung cross-hatching na ating ginawa. Ayan. So, halos makikita natin yung mga linya. No, na may patayo, may pahalang, may pahiga. Okay? Ang ating contour shading. Ayan. So, halos hindi makita yung linya, diba? Pinagsama contour shading at cross hatching. Ayan. So sa tingin niyo anong mas magandang gamitin? Cross hatching ba o contour shading o parehas? So sana marami kayong natutuhan sa ating munting presentasyon.